Magandang araw sa inyong lahat. In time for Jose Rizal's 160th birthday, ang guest natin ngayon ay si Professor Ambeth Ocampo, isang tanyag na newspaper columnist and perhaps the country's leading expert on Rizal. But his interests go far and wide, Philippine art and art history, even the history of Philippine money. Magandang araw sa iyo, Ambeth. Welcome to our podcast. Magandang araw din sa iyo. Ambeth, you're often introduced as a public historian. Ayan din ang tawag sa iyo sa iyong Wikipedia bio. Ano bang ibig sabihin ng public historian as opposed to ang mga ibang klaseng historian, presumably yung academic historians? Ang public historian basically has something to do with, while I teach in university, hindi ako sumusulat para sa mga journal of history. Yung audience ko ay mga tao sa Facebook, mga nagbabasa ng dyaryo. So hindi ako nakatuon sa mga akademikong gaya ko, no? So ang ibang ang academic historian, doon sila nakatuon, no? They talk in conferences, they write for journals, they write for the converted. I'd like to think I write for a wider general audience. You devoted yourself to making history relevant, di ba? And significant, no? So I want to preface my first question about Rizal on that, no? Yung concept na yan, na it's not just trying to tell the story of the past, pero curating what happened in the past to give our present day audiences more things to think about that's relevant to their lives, no? So Jose Rizal, anong relevance ni Rizal para sa kasulukuyang panahon para sa iyo, Ambeth Ocampo? Ang relevance kasi niyan, lahat tayo kilala natin si Rizal, di ba? Nakikita natin sa statwa, nandun siya sa piso, may mga ospital na Rizal, pwede ka mapanganak sa ospital na Rizal, pwede ka pag namatay ka, ibuburol ka sa puninarya Rizal. Rizal's everywhere but he's nowhere. And he's nowhere because he's not relevant to us anymore. Or the way na tinuro sa atin, bayani, binaril yan. Kasi sumulat ng dalawang nobela na, wala naman nagbabasa ng nobela niya. Diba? So, paano siya magiging relevant sa atin? Nung bata ako, dinala ako ng tatay ko sa luneta. Tiningnan namin yung statwa, tapos siguro nagpapatawa lang siya. Sinabi niya, bakit ba si Rizal naka-overcoat, ang init-init dito, di ba? At parang inisip ko na yung tanong niya na yon, na bakit ba siya naka-winter overcoat na nandito siya sa Pilipinas. It became the title of my book, no? Rizal Without the Overcoat, which this year is celebrating its 31st anniversary, no? So it's 31 years in print. It's older than many of my students. Uh-huh. And pag tinignan mo, parang doon ko naisip nga na bakit nga ba siya naka-Amerikana? Dahil ginawa ba yung monumento sa Switzerland? Malamig doon. O baka yung mga letrato lang niya, wala kasi tayong letrato niyang nakabarong o lagi naka-coat. E di yun ang ginamit. So dahil doon, nagkumpisa ako magtanong, ano bang dapat natin makita kay Rizal, no? Ang ano kasi sa akin, si Rizal kasi pinakamadaling gawin na isulat, kasi may iniwan siya sa atin na 25 volumes ng sinulat niya. So nandoon yung mga sulat, nandoon yung mga diary, pati mga resibo ng laundry niya nandoon, lotto ticket niya nandoon. So kaya si Rizal lang ginawa ko, hindi dahil siya ang paborito kong bayani. Siya ang pinakamadali, di ba? Dahil kahit anong oras ko, bubunot lang ako ng isang volume, meron na akong maisusulat. So Rizal, no, he wasn't just writing about current or contemporary situations nung panahon niya, pero he was also a bit of a prophet, no? He was kind of predicting the future. What do you think Rizal would think about what's happened to the Philippines? That's one of the things nung araw, kasi yun ang tinuturo sa atin, di ba? Parang, he could foretell the future. Sa aking pag-aaral, doon ko na-realize that's one of the things that's wrong about what we are taught, no? Our heroes were not prophetic, no? Rizal, si Apolinario Mabini,
pag binasa kasi natin sila, parang makikita natin relevant. Ay, parang nakita na nila yung problema natin ngayon. Actually, hindi eh. Ang dapat natin makita diyan, hindi na naging manghuhula sila, but rather ang mga tao, ang Pilipino, hindi nagpalit in 100 years. Ang ugali natin pareho pa rin. The things that they told us to change 100 years ago are still with us. No? So rather than see it in that way, actually dapat isipin natin na ang kasaysayan hindi nag-uulit. Wala naman power ang kasaysayan para mag-ulit. Ang nag-uulit ng kasaysayan tayo, tao. There's a lot of things that are going on now that seem to be the opposite of what Rizal was advocating. Do you have any thoughts about that? Ano keep ni Rizal ngayon? Yun yung ano ko, no? It's one of my final exam questions, no? After we take the Rizal course, nagbasa na kami, pinag-usapan na namin, and ang isang tanong ko lagi is, kung nabuhay si Rizal or pwede siya mag-time machine at nakita niya kung paano tayo ngayon, would he have allowed himself to be shot in Luneta? Di ba? Parang maipit lang siya sa traffic sa EDSA. Magmumura na siya. Parang ganito na lang ba? Parang nagpabaril ako tapos ganito nangyari sa kanila. I'd like to think na he'd be disappointed. He would probably see good things and bad things. There are things that came true naman, di ba? There are many things na hindi nga siya matutuwa. Human rights, di ba? He fought so much for it because he was persecuted in his time. So he would understand what these things are. But knowing Rizal, pag-aaralan niya yan in a systematic way. No? When we see these things kasi, di ba, things that we complain about today are symptoms. Eh. They're not the real disease. And being a doctor, Rizal knows the difference between, I mean, you cure the symptoms, but if you're not curing the disease, walang mangyayari. And for Rizal kasi, ang laging lumalabas sa mga sinusulat niya, ang pinaka-importante para magpalit ang Pilipinas at ang lipunan is basically education. Kasi pag nag-iba ang pag-iisip, nag-iba ang pakikitungo natin sa isa't isa, mag-iiba din ang bayan. No? So education was very, very, very important for him. At yun din ang ano niya, di ba? May linya dun sa nobela niya na aanin natin kalayaan kung yung slaves of today will be the tyrants of tomorrow. So nakikita niya yan. Sige, pagpalit tayong gobyerno. Pero kung hindi naman tayo nag-aral, ang ugali natin, masama pa rin, walang pagbabago. So meron siyang very high standard ng what we should be. Hi, I'm Howie Severino. Check out the Howie Severino Podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms.